Hindi lamang po sa paglaban sa krimen nagagamit ang mga CCTV. Sa San Mateo sa Rizal, na sinalantano ng Bagyong Hondoy, ginagamit din ang mga CCTV para maalerto sa pagbaha ang mga tigaroon. Narito ang pagtutok ni Cesar Apolinario. Noong kasagsagan ng Bagyong Hondoy noong 2009, nagmistulang dagat ang mga kalyeng malapit sa ilog ng San Mateo. Dahil biglaan ang sakuna at hindi nakapaghanda ang mga residente, marami ang naperwisyo. Gustong maiwasan ng lokal na pamahalaan ang peligrong malaundoy, kaya naglagay sila ng 12 CCTV sa mga pangunahing lansangang binaha noong 2009. Ang dalawa rito, bukod sa pagmomonitor sa kalye, may kakayang pumihit para tumutok sa ilog. 300 meters ang layo na kayang mahagip ng kamera, kaya may nakatutok na tao sa control. Definitely for one, no, yung may iwasan na natin yung nangyari dati, no, na parang mabibigla na lang lahat ng mga kababayan natin dito sa San Mateo na wala silang kalamlam na tumataas sa palang tubig. Sa boundary ng Marikina at San Mateo, nakatanim ang isang CCTV. Nakatulong na ito sa ilang kaso ng krimen at sa mga aksidente para makapagpadala ng rescue team. Kaya sa panahon ng bagyo, makakapaghanda na raw ng mas maaga ang rescue team. At kapag tumaas ang tubig sa ilog at umabot sa critical level na 19 hanggang 20 meters, patutunugin ang sirena na nakalagay sa lahat ng opisina ng barangay sa San Mateo. Dahil sa may sirena sa Barangay Banaba, sa boundary, pati raw mga Marikenyo maaabisuhan. Tapos nalalaman din natin kung saan tayo magpapadala ng tulong kaagad, agad-agad, no? Malalaman natin. Tapos yung totoong sitwasyon, malalaman talaga natin. Medyo may pagbabago ngayon. Kasi malayo pa lang sinasabi na eh. Okay na, mapaghandaan agad. May 34 na CCTV ang balak ng munisipyong ikabit sa peligrosong lugar. Apat dito sa ilog magmomonitor. Nagpundar na rin sila ng generator para gumana pa rin ang CCTV kahit mawala ng kuryente. At balak pa nilang magkabit ng solar panel. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Oras.